So, hello mga guys. Bale, ang tutorial lang natin ngayon is kung paano mag-fix ng no internet na modem natin, Smart Pro Green Packet T2. So, paano ko nasabing walang internet guys? So, kahit na may signal yung modem natin, then para malaman nyo kung ano yung issue, punta lang kayo sa may advanced settings, then device information, sa may ano guys, sa may status, then sa one status. Kapag ang nakita nyo guys dito sa may one status, itong primary DNS nyo is naka IP nya 127.0.0.1. Ibig sabihin yan, gumagana yung modem ninyo. Yan, lalagay guys, connected. May SIM na may data yan, pero kahit anong gawin nyo, walang internet. So, ganito ang gagawin natin guys para ma-fix yan. So, turo ko lang sa inyo. Minsan kasi ganyan nagkakaroon ng bagyong modem na dito. So, ito yung fix niyan guys. Yung pag ganyan yung IP, walang internet yung modem ninyo kahit anong SIM na may load. So, ito guys, instruction lang natin. So, unan yung gagawin. Lakihan ko lang guys ha. Yan ha. Make sure naka-incognito mode yung browser ninyo. Then, mag-login lang kayo sa https://192.168.1.1. Make sure na laging merong https://. Bago nyo puntahan yung IP ng modem para siguradong ma-access nyo yung dashboard ng Smart Bro. Then dito guys, nakapag-login na tayo. Yan, nakalagin na tayo sa account natin. Then ang next natin, after login, go to advanced settings, system, then ping. So dito guys, advanced settings, then sa may system, and then ping. So ang gagawin natin dito guys is, pag nasa ping na tayo, then input this code, then press start. So ito yung code na kailangan natin para ma-access natin yung telnet ng green packet dito natin. So yan, itong code guys, pang open ng telnet, kakopy ko lang, copy, then paste ko lang dito sa may ping. Yan, then kapag na-paste ko na yung code, press ko lang tong start. So, na-press na natin yung start guys. Ang gawin lang natin, open lang natin yung PuTTY, then i-setup natin. Open ko lang itong PuTTY.exe. Then, dito guys, nakalagay sa ano, instructions, hostname niya, 192.168.1.1. Then, dito guys, make sure na naka-highlight kayo sa other. Click nyo lang, then naka-select yung telnet. Then, dito sa port guys, ilagay nyo lang port 2233. So, ito guys ha, sundan nyo na lang. Yan, kapag medyo maliit sa PuTTY natin, ito na lang yung guide nyo. Then, kapag na-setup nyo na yan guys, hostname 192.168.1.1, port 2233, then naka-select yung other, then naka-highlight sa telnet, then click nyo lang yung open. So, yan guys, ma-access na natin yung telnet ni green packet dito. So, dito natin i-execute yung code na pang-fix sa 127 IP. So, ito siya guys. So, yan, bagyan. Bali, walang internet yung modem ninyo kapag ganyan yung IP'ing nakalagay. So, ang gagawin natin guys is paste this code each to telnet. I-execute natin guys. So, meron siyang apat na code. So, yan. Ang unang code, ika-copy ko lang guys. Right click, copy. Then, punta tayo sa my PuTTY application. Then, right click din para ma-paste. Then, press natin yung enter. Then, yan. Dapat lalabas guys sa dulo. Dapat merong okay. Then, next natin guys, yung second code natin. Ika-copy ko lang ulit. Yan, highlight ko. Then, copy. Then, balik sa my PuTTY app. Then, right click para ma-paste. Then, press enter para ma-execute. So, yan guys. Dapat may lalabas ulit na okay. Then, third code. Ika-copy ko lang ulit. Yan. Right click. Copy. Then, paste ulit. Right click para ma-paste. Then, press enter para ma-execute. Then, yan guys. Dapat merong okay na ulit na lalabas. Then, the last code is yung eto guys, kakopy ko na lang ulit. Code number 4. Copy. Then, balik sa may PuTTY app. Right click.
Then, para ma-paste, then press enter para ma-execute. So, kapag natapos nyo nang i-execute yung apat na code, pwede nyo nang i-close yung Putty. Okay. Then, kapag na-close nyo na, balik tayo sa may dashboard ng modem natin. Punta tayo sa advanced settings, system, and then maintenance. Dito guys, advanced settings, system, and then maintenance. Then, click lang natin itong factory reset. Then, yan. Click lang natin yung factory reset. Then, yan guys. Wait lang natin mag-boot yung modem natin. Ongoing siya ng factory reset. A few minutes later. So, yan guys. Nag-boot na yung modem natin. I-refresh ko lang siya guys. Para makapag-login ulit tayo, refresh ko lang yung yan. Then, dito guys, so, nag-factory reset tayo, means mag-set up ulit tayo ng password ng modem natin. So, dito, username, smartbro, password, smartbro. So, back to default siya pag nag-factory reset kayo. Yan, pakita ko lang. Then, click nyo lang yung login. Then, after natin mag-login, mag-set up ulit tayo ng panibagong password ng smartbro sa admin account. Then, yung Wi-Fi password natin. So, tulong guys, example ko na lang yung password ko, smartbro at 123. So yan, ito yung password ko guys. Kaka-copy ko na lang para mabilis. Copy. Then dito sa old password, i-type nyo lang smartbro. Then ito guys ha, smartbro. Then sa new password, yung new password natin, smartbro at 123. Then re-enter to confirm. So yun ulit. Then dito guys, sa wifi name and password, paste ko lang ulit yung smartbro at 123. Then, dito ulit sa password ulit ng wifi, paste ko lang ulit yung smartbro at 123. So, same lang na password. So, kayo nang bahala dyan guys. Example ko lang yan. Then, after nyo ma-setup yan guys, click nyo lang muna yung apply dito sa may wifi name and password. Then, yan guys. Wait lang natin siyang mag-apply. So, wait na lang natin, guys. Yan. Dito, minsan, medyo mabagal siya mag-apply. Naglo-load. So, yan. Change success. So, after nyan, ulitin lang ulit natin. Ang nag-apply pa lang, guys, yung sa Wi-Fi name and password, ulitin lang natin yung sa SmartBro password. So, old password, SmartBro. New password, SmartBro at 123. Re-enter to confirm, SmartBro at 123. So, click ko lang yung apply. So, kapag nakalik nyo yung apply, guys, mag-login lang ulit tayo using yung new login password na ginawa natin. So, username, smartbro, and then password, yung smartbro at 123. So, yan. Click lang natin yung login. So, yan, guys. Check natin kung na-fix na yung no internet issue, yung 127.0.0.1 IP sa modem natin. So, punta lang tayo sa may advanced settings. Then, dito guys, sa may status, click nyo lang tong one status. So, yun guys, kapag naging ganito na yung IP address ninyo, nabasa niya na, it means na-fix na yung internet issue ng modem ninyo. So, meron na rin siyang ulit internet. So, yun lang guys yung tutorial natin para sa pag-fix ng 127.0.0.1 IP, no internet issue ng Green Packet SmartBro D2. So, yun guys. Maraming salamat sa panonood.